Pirmado na ng majority ng Senate Blue Ribbon Committee ang draft report na nagre-rekomendang sampahan ng reklamong plunder si Vice President Jeju Marbinay, kaya maaari na raw itong talakayin sa plenaryo ng Senado. Pero giit ng kampo ni Binay ang pagpirma ng mga senador ay hindi nangangahulugang may sala ang vice-presidente. Tiwala rin silang hindi bibigyang pansin ng korte ang mga aligasyon. My report, si Jam Sisante. Pirmado na ng 10 senador o mayorya ng Blue Ribbon Committee ang partial report ng subcommittee na nagre-rekomenda sa ombudsman na imbestigahan at sampahan ng reklamong plunder si Vice President Jeju Marbinay. Matapos ni Senador Coco Pimentel, Antonio Trillanes IV, Alan Peter Cayetano at Grace Poe, pumirma na rin sina Senador Cheese Escudero, Serge Osmeña, Bam Aquino, Pia Cayetano, Miriam Defensor Santiago at Blue Ribbon Committee Chairman Senador T.G. Gingona. It's sound naman. There is basis for further investigation. Malapit noon na kaalyado ni Binay si Escudero na isa pa sa mga pangunahing nagtulak sa kandidatura nito noong 2010. Sa pamamagitan pa nga ng kampanyang Noybi na nag-endorso sa tambalang Noynoy Aquino at Jeju Marbinay, kahit na ang opisyal na katambal noon ni Binay ay ang re-electionist na si Joseph Estrada. Sa isang text message, sinabi ni Escudero na kumbinsido siya sa ebidensyang pinresenta laban kay Binay, lalo't binigyan naman ng pagkakataon si Binay na sumagot sa Senado pero hindi ito sumipot. Sabi naman ni Senador Poe, paraan na rin daw ito para sa korte na magbigay ng paliwanag si Binay. Pag nasampa sa korte, pagkakataon nila ito na masagot sa isang korte dahil nga sinasabi nila na ang Senado ay hindi patas. Ngayong pirmado na ng mayorya ng Blue Ribbon Committee ang report, maaari na itong talakayin sa plenaryo ng Senado. Magpapasa rin daw ang Senado sa ombudsman ng kopya ng report at ng ebidensyang nakalap nila sa kanilang investigasyon. Ayon sa committee report, naniniwala ang subcommittee na nagkaroon ng sabwatan umano sina Binay, mga opisyal ng Makati at mga kinontratang kumpanya upang i-overprice umano ang Makati City Hall Building 2. Nasa 1.1 hanggang halos 1.4 billion pesos daw ang overpricing at may tuturing itong plunder. Pero sabi ng kampo ni Binay, ang pagpirma ng mga senador ay hindi nangangahulugang may sala ang vice-presidente. Ang rekomendasyon daw ng komite ay resulta ng mapanira at hindi patas na investigasyon ng subcommittee na base sa mga minadaling konklusyon, ebidensyang hindi matatanggap sa korte at malisyosong kwento ng mga natalong politiko. Tiwala raw silang hindi bibigyang pansin ng korte ang mga alegasyon. Ilang beses nang sinabi ng kampo ni Binay na sinisiraan lamang siya para madiskaril ang kanyang pagkandidato sa 2016 elections. Jam Sisante, GMA News.